Pinggan, oh. Hindi lang putahe, kundi paraan ng pagluluto. Ang asan? Ibibida natin ngayon sa Midnight Express. Ang tanong natin, Vicky, ano ang uri ng pagluluto ito ginagawa sa pamagitan ng pagkukulob sa pagkain sa isang palayok? So, ginukulob yan. Galing, ha? Talagang parang experience ko dyan. Narito ng Midnight Express ni Mikel Dias. Natutunan na ng mga Pinoy noong pre-Hispanic era pag-aada ng pagkain sa pamamagitan ng pagpapasingaw at pagpapakulo. Ngayong gabi, tunghayan naman natin ang kasaysayan ng isa pang uri na pagluluto, ang pagpapakulob. Dahil handa natin ngayon ay kinulob na hipon. Sounds interesting, no? Gamit ang mantikilya, ginigisa ang bawang, sibuyas at luya. Ihahalo ang hipon, tatakpan hanggang sa maluto at makulob ang lasa sa mainit na palayok. So ang hipon kasi ay madaling maluto. Iniluluto ito usually sa malakas na apoy. Inilagay namin ang hipon sa isang palayok, inilit ang palayok at then finish yung pagluluto ng hipon. Kaya tinawag namin itong kinulob na hipon. So let's go! Tingin yung itsura niya. Sa amoy pala ang mabango. And okay, may balat pa. Okay, game. There we go. Wala masyadong alat, wala masyadong anghang. So I guess yung tamis lang talaga yung pinaka napapansin kong lasa dito. Very new. And in fairness, I like it. Hindi siya nakakaumay. Isa ang Mabini, Batangas, sa mga lugar kung saan unang narinig ang salitang kinulob nang ibig sabihin ay tinakpan. Ito ay makalumang estilo ng pagluluto ng mga Batanggenyo kung saan inilalagay sa isang malalim na lalagyan gaya ng mga palayok, kawali o lata ang putahe. Pagkatapos tinatakpan na kung minsan ginagamitan pa ng dahon ng saging. Una nila itong sinubukan sa manok. Ang pagluluto ng manok sa palayok at saka ikukulob ay isa sa mga tatak ng pagluluto ng mga Batanggenyo. Kaya nga mga taga Mabini, Batangas ay may tinatawag na Kinulob Festival kung saan nagbibigay pugay sila sa mga nag-aalaga ng manok sa kanilang lugar. Ako po si Mikael Dias. This is Midnight Express. Enjoy your night.